Sumalang na sa final judging ang 30 life-sized Belen na entry sa 15th Belenismo sa Tarlac noong Sabado, November 19, 2022. Nilibot ng 15 hurado mula sa iba't ibang prestihiyosong newspapers, TV stations at multimedia ang 9 na entry sa community category, 6 sa church category, 6 sa monumental category, 3 sa grand non-municipal category at 6 sa grand municipal category. Mag-uuwi ang first prize sa community category ng 70,000 pesos, 50,000 pesos para sa second prize at 40,000 pesos sa third prize. 80,000 pesos naman ang matatanggap ng unang gantimpala sa church category habang 50,000 pesos para sa ikalawang pwesto at tatanggap naman ng 40,000 pesos ang ikatlong pwesto. Para sa monumental category, magwawagi ng 80,000 pesos ang unang pwesto, 60,000 pesos naman sa pangalawa at 50,000 pesos sa pangatlo. Sa mga mangunguna naman para sa Grand Non-Municipal at Grand Municipal ay magkakamit ng tig 100,000 pesos, habang 60,000 pesos para sa mga papangalawa at tig 50,000 pesos para sa pangatlo. Mula sa 51 entries ay 30 ang matibay na natira na nagbibigay ng ningning at liwanag tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi sa lalawigan ng Tarlac na nakadagdag atraksyon sa mga lokal at turista mula sa iba't ibang probinsya. Sa 15 pagkakataon ay ipinamalas ng mga Tarlacenyo ang kanilang natatanging husay sa paggawa ng life-sized Belen na naging tampok na tuwing nalalapit ang Kapaskuhan sa pagsusumikap ng Tarlac Heritage Foundation. Gawa ang mga Belen na ito sa mga recycled materials tulad ng takip ng soft drinks, paper plates, plastic cups, egg trays, electric fan blades, sirang silya at iba pa na dinagdagan ng iba't ibang palamuti at pailaw upang mas lumitaw ang pagiging malikhain ng mga Tarlacenyos. Bawat entries ay nagkaroon din ng mga pagtatanghal kung saan tampok ang mga talento sa pag-awit at pagsayaw ng mga kabataan at mamamayan ng Tarlac na nagpadagdag ng kasiyahan sa mga manunood. Simbolo ng bagong pamunuan at panibagong paglalakbay patungo sa new normal matapos ang 2 taong pandemya, ang entry ng munisipalidad ng Capas ayon kay Mayor Roselar Boots Rodriguez. It represents number one, new administration. So Capas now is in a journey with a new administration. Number two, it also represents again a journey towards new normal. Kasi looking back, moving forward amidst the pandemic, eto na tayo ngayon na halos bumabalik tayo sa normal. So yun yung inspiration namin na ang Capas is maglalakbay na using this booth. Inaasahang iaanunsyo ang mga mananalo sa November 26, 2022 o sa December 3, 2022. Kasama sina Edgelmar Bumanlag, Jeremy Ramos at Rigor Ponce, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.